Umpisahan na natin gawin ang ating relyanong bangus. First step, tatanggalin natin muna yung kanyang gills o yung kanyang hasang. Gupitin lang natin. At pagtapos natin gupitin yung hasang, kailangan natin siyang tanggalin ng unti-unti at dahan-dahan para hindi tayo matinik kasi matinik ang bangus. Okay, so now na natanggal na natin yung kanyang gills, babaliin lang natin yung buto niya dito sa may batok niya. Ganyan. Ganyan guys. At dito din sa kanyang buntot, babaliin lang din natin yan para madaling matanggal yung kanyang meat. Next step natin guys ay tatanggalin na natin yung meat niya sa loob gamit ang, kung meron kayong spatula mas maganda, pero dahil wala akong spatula, yan lang yung gamit ko. Bread knife. Pwede rin naman yan. Ayan, susundan lang natin yung kanyang line sa loob, yung meat niya sa loob yan. Dahan-dahan lang kasi para hindi rin mabutas yung kanyang balat. So, mukhang okay na siya, guys. Ang gagawin naman natin ngayon is, tatanggalin na natin yung kanyang meat. So, ayan, i-press nyo lang siya pataas. Maganda na yung nabali natin yung kanyang buntot kasi susunod yan yung laman niya, paakyat. Ayan, medyo i-press-press lang natin siya. Natanggal na natin yung meat sa kanyang balat. So, i-set aside lang natin siya. Ma! Hello! Dili, kakuha tayo ng tamasi.
Pwede na to? Nasaan? Ayun. Kaya na? Alis na yun. Now, ipiprepare na natin yung ating balat. Imamarinade muna natin siya. Ito yung balat. Lalagyan lang natin yan ng toyo. Tapos, ito yung ating kalamansi na galing sa garden kanina yung kinuha namin ni Mama. So, natapos na natin siyang i-marinade. I-set aside lang muna natin siya. Kanina, pinakuluan natin yung meat niya kasama ng asin at saka paminta. So, ito na siya ngayon. Ang gagawin naman natin is hihimayin na natin siya.
Charan! Ito na yung ating nahimay na meat ng ating bangus. Now, ipiprepare na natin yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagigisa. So, kailangan natin ng 5 pirasong bawang. Then, babalutan lang natin yan at i-chop natin. Ito na yung ating na-chop na bawang. Then, ilalagay na natin siya sa may init na mantika. Habang hinihintay natin na mag-golden brown ang kulay ng ating bawang, isusunod naman natin na i-chop yung ating onion. Okay, ito na yung ating sibuyas. Ilalagay na natin siya sa kasama ng bawang. So, halu-haluin lang natin. Then, isusunod na natin yung ating meat. Ilalagay na natin siya kasama ng bawang at sibuyas. Ito nga pala yung green peas. Isa rin to sa nagpapasarap sa ating gagawing rellenong bangus. So, una, sasalain muna natin yan para matanggal yung kanyang tubig. Pero ang tubig, hindi natin yan itatapon. Isaset aside lang natin yan. Then, ito na yung ating green peas. Ilalagay na rin natin yan. Ito na yung ating sinalang green pea. So now, ilalagay na natin siya sa ating ginigisang meat para madali siyang lumambot. Matagal kasi lumambot yan. Kaya mas ino na natin siyang ilagay. So now, habang hinihintay natin na lumambot yung ating green peas, nag-prepare naman ako ngayon ng carrots. So, ayan, binalatan ko siya. And then, isi-slice lang natin siya into cubes.
So, ito na yung nagawa kong slice na carrots. So, ilalagay na natin siya sa ating ginigisa. And ito naman yung raisins o yung pasas. Ito na yung ating pasas at ilalagay na rin natin siya kasama ng ating ginigisa. Ito yung ating paminta. Ay ilalagay na rin natin. Tsaka yung ating patis. Yan, mukhang ready na yung ating ipapalaman dun sa ating relleno ng bangus. Hahalu-haluin lang natin siya ng konti and then ililipat na natin siya sa isang food container. Yan, after natin na may ilagay lahat, lalagyan lang natin yan ng itlog. Tapos, sahalu-haluin lang natin siya para mag-blend yung mixture. So, ito na yung ating mixture at ito na rin yung ating minarinade na balat kanina. Ang gagawin naman natin ngayon ay ilalagay na natin sa loob yung ating mixture. Natapos na nating ilagay yung palaman. Now, ang gagawin naman natin is lalagyan natin siya ng harina. Bakit may nakalagay na harina? Kasi para pag ipiprito natin siya, hindi siya magtidikit. So, pabalik pa rin lang natin yan and then lalagyan natin ulit ng harina. Ngayon, magpapainit na tayo ng mantika para sa pagpiprito ng ating relleno ng bangus. At eto na yung ating pritong crispy relleno ng bangus. Isa-slice lang natin siya. Depende sa inyo guys kung gaanong kaliit or kalaki yung gusto nyong pagka-slice ng ating rellenong bangus. At syempre, ipi-plating na natin. Ito na ang ating finished product, ang crispy rellenong bangus ni Miss G.
It's Digimon time! At dahil malayo kayo sa akin, guys, ako na lang ang titikim para sa inyo, okay? Maraming salamat nga pala, guys, sa lahat ng mga nagpunta sa aking premiere at natakam sa aking Crispy Relleno ng Bangus. Thank you so much, guys. See you on my next vlog.